marami, pagkarami-rami pong tao ang malungkot sa buhay. In fact, loneliness is one of the worst epidemics of modern life. Napakarami pong tao ang nagpapakamatay dahil sa isolation. In fact, some years ago, as far as the records tell us, sa Japan, mahigit 32,000 people committed suicide in a period of 1 year. At kumisan kahit sa mga pinakamauunlad na bayan tulad ng Switzerland, isa sa mga pinakatalamak ang pagpapakamatay sa mga mamamayan doon. There is so much loneliness that plague people. And one of people's fears and weaknesses is being alone or lonely. Pero ito naman ay maaaring maiwasan at hindi naman kailangan lagi ang tao ay maging alipin ng kalungkutan o ng pagiging mag-isa. Ang ating pong pag-aaral ngayon, when alone and lonely. Aming Diyos, mag-usap po kayo sa amin. Lalong-lalo doon sa mga nakakaramdam na sila'y nag-iisa o kaya ay nalulungkot. Marami silang mga pangamba. Hipuin mo ang aming puso ngayon, Panginoon. Kumilos po kayo sa aming kalagitnaan at kayo po ang maging tunay na tagapagsalita. Payapain niyo po kami na wala maging hadlang upang ang iyong mensahe para sa amin ay aming maunawaan, tanggapin at maipamuhay. Nawa, Panginoon, ang tinig niyo madinig namin ng malinaw at ang inyong liwanag ang siya maghari sa aming buhay. Empower us to understand your words. Lead us unto joy and unto joyful living. At nawa, Panginoon, kami maging kasangkapan niyo rin upang matulungan ang maraming mga tao na nasa sadlak sa sobrang kalungkutan at sa kanilang pakiramdam na sila'y sobrang nag-iisa. Lead us, teach us, be our speaker. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. When alone and lonely. Gaano po sa atin ka ang nakakadama na tayo ay nalulungkot o nag-iisa? Paminsan-minsan dumarating yan. Subalit sa buhay ng ilan, madalas at matagal na dumarating ang panahon ng kalungkutan. Ano pong dapat gawin, lalo na mga anak ng Diyos, pag dumarating ang ganitong mga pagkakataon? When alone and lonely, think that you are not alone being alone. Dapat nating maalala yon na hindi tayo nag-iisa sa ating pag-iisa dahil maraming tao ang nag-iisa rin. In fact, even God is also alone. Kaisa-isang Diyos, at siyempre, kung kaisa-isa ka, nag-iisa ka. Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And just being one makes you alone. In fact, just being number one already makes you alone. Kasi ang number one, isa lang. Kaya marami pong mga nag-iisa. Huwag kayong mag-iisip na kayo lang yon. Hindi lang siguro kayo nagkakita-kita. Hindi nagkakausap-usap, but you are not alone being alone. In fact, Jesus was alone in the very important moments of His life and ministry. Sa buhay ng Panginoon, napakadalas siyang nag-iisa. As God-man, nag-iisa siya sa ganong distinction. Diyos na, tao pa, kaisa-isa. As somebody in Gethsemane, nag-iisa siya po. In His conviction, He was alone. He was alone in His trial. Positionally, He was alone. Everybody else was opposed to Him, and He was alone. Jesus was alone on the cross. So by virtue of location or ministry or situation, He was alone. He alone is Savior and Mediator. 1 Timothy 2:5, For there is one God and one Mediator between God and man, the man, Christ Jesus. So nag-iisa rin siya at alam na alam niya ang ibig sabihin ng mapag-isa. At kung alam niya yon, ay maaari at pwedeng-pwede niya tayong tulungan. Great men and women of the Bible were often alone in conviction or in position. Pagka po pinag-aralan natin ang Biblia, ang napakaraming mga dakilang babae at lalaki dyan, madalas nag-iisa sa kanilang paninindigan at sa kanilang kalagayan. Maging sa kanilang pagiging makadiyos, madalas nag-iisa sila. Many people, even now, are isolated emotionally, socially, physically. Napakarami mag-asawa ang magkahiwalay dahil sa fenomeno ng pagtatrabaho sa iba't ibang malalayong lugar. Napakaraming uri ng pag-iisa at kalungkutan ang hinaharap ng marami. And you have a positional,
even a spiritual fellowship with others who are also alone. So yun pa lang siguro, dapat na nating kuhanan ng lakas yun na hindi ka nag-iisa sa pagiging isa o sa iyong pag-iisa. At pati ang Panginoon, dinanas niya ang ating mga dinanas upang tayo ay lubos niyang matulungan. Hebrews 2:18, because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. The general idea is, the Lord experienced what we experience, so is now able to give us great help. At maaari nating i-apply yan sa aloneness, because he himself experienced being alone, then he is able to help those who experience being alone. Psalm 139 verses 7 to 10 tells us that we can never really be alone. Where can I go from your spirit? At ang kausap ay ang Panginoong Diyos. Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. So kung may mga kapatid tayo nag-iisip na sila ay nag-iisa, walang kasama, alalahanin nyo ito. Saan kayo pwedeng pumunta? Saang taas pwede tayo umakyat? Saang baba pwede tayo lumusong? Saang layo pwede tayo lumipad o kaya lumangoy? Nawala doon ang Diyos. Kaya kahit daw saan, ang kamay ng Diyos ay nandun upang tayo ay bigyan ng ginhawa, ng tulong, at na tayo alalayan. So when alone and lonely, think that you are not alone being alone. Also, when you find yourself to be alone, enjoy your interests. Enjoy your work. Enjoy your craft, whatever, your vocation. Sa halip na maghanap tayo ng laging makakasama, pag nag-iisa tayo, samantalahin natin upang ating lubos na ma-enjoy kung ano yung gusto nyong gawin na hindi nyo magawa pag may ibang tao nakapaligid. We must remember and consider that great feats, great accomplishments and discoveries, great creations were accomplished by people in their aloneness or because they were alone. Ang mga inventor sa kanilang pag-iisa, ang mga pintor sa kanilang pag-iisa, ang mga kompositor, ang lahat ng mga taong gumawa ng magagandang mga bagay at mga disenyo, yan ay nagawa sa kanilang pag-iisa. Kaya hindi masama yung nag-iisa. Kahit si Noah, nung pinagawa ng Panginoon ang sasakyang pangtubig, nag-iisa siya. Ang pamilya nila nag-iisa, kaisa-isang pamilyang gumawa nun. Kaya napakahirap naman yun dahil halos ang lahat ay pagtawanan sila, gumagawa sila ng barko sa ibabo ng bundok. Paano nila dadali sa tubig yun? Nag-iisa rin sila. Genesis 6:13 to 14. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it and coat it with pitch inside and out. Can you imagine the intense and deep feeling of loneliness? Na sila lamang kaisa-isang gumagawa ng sasakyang pangtubig, at pagkatapos ng lumubog ang buong planeta sa tubig, sila lang kaisa-isang pamilya na natirang buhay. At nung bumaba na ang tubig at sila'y bumaba doon sa sinasakyan nilang yan, ay sila lang ang tao sa mundo. This sense of aloneness. Marami pong mga nagiging mag-isa, pero hindi dapat na ito'y maging dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. Maging ang Panginoong Jesus, ang daming panahon na nag-iisa nung siya'y tinukso. Matthew 4, 1-3, then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. So nag-iisa ang Panginoon nung siya ay dumaan sa napakatinding pagsubok. Moses was almost always alone. Although he was surrounded sometimes by millions of people during the Exodus, positionally, he was almost always alone, to the point that even his own sister and brother would oppose him. Yan ay pag-iisa. Solomon, the most intelligent, the brightest, the wisest man that walked the face of the earth, was alone. Can you imagine being the wisest? Ibig sabihin, ikaw lang ang marunong. Hindi nauunawaan ng tao ang iyong nauunawaan. Nag-iisa ka.
Kaya masaya ang buhay niya ng maraming mga hindi marunong, kasi ang daming hindi marunong, marami sila laging kasama. Pero ikaw yung maging marunong, ikaw yung makaunawa ng maraming bagay. Most of the time, you're alone. Kaya nakikita nyo pati mga sa mga kasaysayan at mga alamat at mito, mga ermitanyo, nag-iisa. Pati ang mga agila sa taas ng kanilang lipad, walang pwedeng sumabay, kaya lagi silang nag-iisa. Greatness is most often achieved in aloneness, not in being with the crowds. Even Martin Luther, who was pivotal in the Reformation, in bringing the people back to the Bible, away from tradition, was alone most of the time when he realized the truth. Pati si Jose Rizal, pag binasa niyo po ang Nolime Tangere, lalo na ang dedication niya dito, sabi niya sa Pilipinas, hindi ko maiwasan na maihambing ka sa ilang mga bansa, lalo't ako'y naglalakbay at nag-iisa. Gano'ng karaming Pilipino ang nakakapaglakbay noong panahon na yon? At sa konting nakakapaglakbay, gano'ng karami ang nag-iisip tulad niya? So nag-iisa siya na nakakita ng kalagayan ng Pilipinas? Nag-iisa siya na nakaunawa ng pinag-uugatan ng suliranin ng bayang ito? Kaya naman nag-iisa siyang sumulat ng kanyang mga nobela at nag-iisa siyang binaril sa luneta. Pero ang pag-iisa na yon ay hindi naging dahilan para mawalang halaga ang kanyang mga naisip at ginawa. Si Andres Bonifacio, nag-iisa sa kanyang pangunguna sa Katipunan at nag-iisa siya sa kanyang mga kalungkutan noong nakagulo-gulo ang Katipunan at siya ay binaril ng kabwa niya mga Pilipino sa Cavite. Alam natin na maraming mga kadakilaan ay nangyayari sa pag-iisa. So kung kayo man po'y nag-iisa, use aloneness to focus on and to work on your area of giftedness, your calling, and your devotion. And when you are alone, even when lonely, be sensitized, in fact, be resensitized to the feelings of people who are alone. Isa pa pong pagpapalayan, mga kapatid, kung tayo'y nag-iisa at nalulungkot, magiging matalas muli ang ating pakiramdam at nararamdaman muli natin ang nararamdaman noong mga nag-iisa sa buhay. At dahil dyan, magiging mas mabuti tayong tao, mas magiging mabait tayo, mas magiging mapagkalinga sapagkat nararanasan natin ang nararanasan na hindi masarap at hindi maganda ng maraming tao. Pati ang Panginoon, sinamahan tayo sa ating mga pagdurusa at nang tayo ay lubos niyang matulungan. Hebrews 4:15, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin." Nakikilahok ang Panginoon at nakikiisa sa ating mga suliranin nang lalo niya tayong matulungan. At sa atin din namang pagiging malungkot kung minsan sa ating pag-iisa, nakikilahok tayo at nakikisangkot sa kalungkutan ng marami at lalo tayong nagiging bagay na tumulong sa kanila. Lalo't lumampas na tayo sa ating mga sariling kalungkutan. Being alone and being lonely makes you more understanding and compassionate. It turns you into a better person. When alone and lonely, gain perspective. Mabuti rin yung nalalayo tayo sa mga tao kuminsan, nalalayo tayo sa mga kasayahan, mga gawain, sapagkat ang isang bagay ay lalo mo lang nauunawaan kung ika'y nalalayo. Mas nakikita mo ang isang bagay kung ito'y malayo-layo. Subukan ninyong tingnan ang inyong palad ng pagkalapit-lapit. Yung malapit na malapit, hindi nyo yan makikita kung ano, pero pag inilayo-layo ninyo, tsaka nyo lang malalaman, ay kamay pala ito. Ano mang bagay na sobrang lapit, hindi nyo lubos na nakikita. Kaya kung sobra rin kayong malapit sa isang tao, hindi niya na nakikita. Kaya kung sobra mong mahal ang anak mo, bulag na bulag ka na, lahat na ng mga kapintasan niyan, ang tingin mo rin bulaklak. Kaya marami mga tao, hindi sila objective mag-isip. Pag may nakagalit ang anak nila, galit na rin sila dahil masyadong malapit ang kalooban nila, hindi nila nakikita from a distance, therefore they do not understand. Dapat lumayo ka doon sa kalabaw para malaman mong kalabaw yun, kasi kung nakadikit ang mata mo, hindi mo alam kung ano yun. Kaya kung ano man yung ating nakakagiliwan, namamahal, nasasarapan tayo, mabuting lumalayo din tayo na pag-iisip-isip natin kung ano talaga yon, at nagkakaroon tayo na higit na karunungan para unawain kung ano ang dapat ating gawin sa ganong mga bagay. Take advantage of distance from others and from familiar situations. Do not always complain.
Kaya nga tayo nagre-retreat, kuminsan nagka-camp, malayo-layo ka sa bahay mo, para mas ma-appreciate mo ang iyong tahanan. Pero kung yung mga kabataan ay nag-camp, tas ayaw na umuwi sa bahay nila, matapos mag-camp o mag-retreat, ibig sabihin, siguro ay tahanan nila ay hindi nagbibigay ng mga kondisyon na masarap balikan. Kaya yung mga insecure lang naman ng mga boyfriend o girlfriend ang ayaw humiwala yung boyfriend nila kahit isang araw ah. Dito ka, huwag kang aalis. Natatakot sila na baka makakita ng mas maganda, mas mabait, mas mahusay, di na sila balikan. Pero kung alam mo na ibinibigay mo sa isang tao ang iyong best mo, yung ang husay-husay mo, gusto mo nga lumaboy-laboy yan eh, nang makakita ng lahat ng tao at maalala, ikaw pala ang pinakamahusay pa rin. Kaya yung lagi nalang nakapulupot at nakakapit, ibig sabihin nun, mayroong mga insecurity. Dapat may distance. Kahit mga magnobyo, ipinapayo ko bago magpakasal, have the test of distance. Ano yun? Bakit naman nung araw na hindi mo kilala yan, kayang-kaya mong mabuhay, tapos ngayon na lagi na lang kayo nagkikita at nag-uusap, sa loob ng isang oras, kailangan siya mag-text? Kulang ang buhay mo pag hindi. Sabi ko, baka nagiging habit nyo lang ang isa't isa. You know, habits that are learned can also be unlearned. So you might as well have the test of distance because absence makes the heart grow fonder. Kung talagang mahal ka, habang napalayo, mas mamamahal ka. Absence is a great test. Sabi niya nga ng absence ay para lang daw yan na kandila. Parang hangin, kandila at apoy. Na ang absence, kung mahina ang pagmamahal, parang kandila na hinipan ng hangin, namatay agad. Pero kung malakas ang pagmamahal, parang apoy yan na malakas na habang hinihipan mo, lalong nagliliyab. Kaya huwag kayong matatakot sa absence. Kung nalimot kayo dahil one week kayo hindi nagkita, mabuti nga't nalaman nyo agad na malilimutan ka rin naman pala. Test yourselves. It's good to be lonely because you gain intelligence and you gain wisdom. Ang Panginoon, madalas mag-isa, Luke 6:12-13. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. When morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles. Magdamag na nalangin, mag-isa ang Panginoon, matapos bago niya piliin ng kanyang mga disciples. It was this aloneness and detachment from everyone else that gave him the healthy distance to be able to choose well. Hindi ko alam kung bakit ang dami ngayong ginoglorify natin sobra, yung prayer rally, yung angaw-angaw, libo-libong tao magkikita-kita para mag-pray. Samantalang halos lahat ng modelo ng Panginoon sa New Testament was praying alone and praying quietly. Kung minsan yung mga prayer-prayer rally naman, hindi na prayer eh, political rally na pala. Kung minsan naman yan eh, prayer rally kunwari, pero yung pala only show of force para maraming taong dumating. Misuse of prayer, misuse of worship. Yung pala may ibang paggagamitan. Kahit anong relihiyon, makikita nyo po, ginagamit nila kunwari ang panalangin ng pag-iipon ng maraming tao para ipakita lang kanila mga political muscles. Kaya dapat tayong bumalik sa purity of prayer. At kung titingnan natin ating modelo ng Panginoon, bagamat meron naman mga group prayer sa New Testament din, yung model ng Panginoon mismo, halos laging prayer in aloneness. Concentrated talaga siya sa Panginoon. Kumisa naman yung mga tinatawag natin mga prayer rally, parang akala mo ay mga talumpati. Narito na ang isang VIP Christian number 1 magli-lead sa prayer na ganito. Kaya si VIP Christian number 2 magli-lead sa ganito. Si VIP Christian number 3 magli-lead sa ganito. Kumisan kung maraming VIP, 7 na ang nag-o-opening prayer. Para mapagbigyan ng lahat at umakyat ang lahat sa entamblado. Sometimes, the beautiful ministry of prayer is prostituted. When people are impressed by crowds, or they like to impress the crowds. Kaya mahalaga po, pure yan. But we're going back to the issue of aloneness. When you're alone, consider it a very nice time to pray. Kung minsan nagkakasakit tayo, hindi tayo makaalis sa ating higaan ilang araw, huwag kayong malungkot. Isipin ninyo, sasamantalahin ko ito para manalangin ng manalangin ng manalangin ng walang abala. Sasamantalahin kito upang mag-isip-isip, magbulay-bulay, at isipin kung ano ang kalagayan ko, ang kalagayan ng aking espiritu, ang pakikitungo ko sa aking kapwa, ang pakikitungo ko sa Diyos.
Hindi kailangan laging pinupuno natin yung ating times of aloneness with entertainment. We have to relearn doing nothing once in a while. Because by doing nothing, sometimes we position ourselves to be able to do other great things. And when you are alone, don't be lonely. Enjoy yourself. We have to get reacquainted with ourselves. We have to befriend ourselves once again. Kailangan tayong muling makipagmabutihan sa ating sarili, muling makipagkaibigan sa ating sarili. Hindi kailangan malungkot ka dahil walang ibang tao, sapagkat ikaw man, maaari mong malasap ang kagandahan, ang pakikitungo sa iyong sarili. Kung sa isang napakalaking ginhawa, na wala kayong kailangang taong alagaan, libangin, wala kayong dapat isaalang-alang o pansinin o pagtakpan o kaya ay punuan ng mga pangangailangan o ipagtanggol o paglingkuran. Kaya huwag kayong laging nalulungkot na nag-iisa. Sabihin niya, nag-iisa ko ngayon. I'm free from having to serve anybody, from having to accommodate anyone or entertain any person. I will enjoy this time between me and my God. Aloneness can be very helpful. And it can bring back peace and balance and sanity. When alone and lonely, let people rest from your presence. Let people enjoy your absence. Mga kapatid, paminsan-minsan, bigyan naman natin ng magandang regalo ang mga taong malapit sa atin. At anong regalo yon? Yung regalo na wala kayo sa paligid nila. Dahil kahit gaano tayo kaibig-ibig at kanais-nais, kailangan din ang taong magpahinga mula sa ating presensya. Hindi yung lagi na lang kayong kasakasama, lagi na lang kayong kabukabuntot, lagi kayong kadikit. Kailangan ng tao makapagpahinga rin mula sa ating presensya. And it is one social behavior that many Filipinos sometimes have to learn. Aloneness and to leave people alone. Kumisan kaya palang iinit na ng ulo ng mga tao, kaya pala mga aburido at mga bugnutin, hindi na nararanasang mag-isa man lang. Lagi na lang nandito yung ate, nandyan yung kuya, nandyan yung ganito, nandyan yung ganun. Wala nang pag-iisip, pagbubulay-bulay, wala nang katahimikan. Kahit sa mag-asawa, you should also have a healthy level of independence and aloneness. Because we have to breathe. Bahala kayon. Gusto nitong si lalaki, lagi niyang kasama yung asawa niya. Pagkatapos pagka namimili naman, inip na siya, yaya na lang yaya umuwi, sasama pa daw. Hindi magpaiwa ka na lang sa bahay. O kaya sabihin, maghiwalay na lang tayo, magkita tayo mamaya. Pero yung lagi mong kasama, tapos binaapura mo ng inaapura. Hindi mo bigyan ng oras. O kaya sasama nga, pero alam mo namang nagdurusa sa pagsama. Hindi naman talaga nag-enjoy. Hindi naman kasalanan sa pag-asawa na talaga hindi kayo laging enjoy magkasama eh. Merong lalaki ang hilig-hilig manood ng basketball, ayaw naman ng babae. So pinipili, dito ka, manood tayo. So kung hindi naman nag-enjoy yung tao, so bigyan nyo ng space ang bawat isa. It's not bad to be alone. It is healthy to be alone at the right times. And one very special thing you can do when alone, enjoy God. Yun yata ang pinakamahalaga. Di ba pagka meron kayong mahal sa buhay, gusto nyo naman nagkakasarilinan kayo? Hindi yung laging may tao sa paligid. Gusto rin ng Diyos makasarilinan tayo. Yung siya lang kausap natin, kaniig, kasama. Fellowship with God. You can pray, meditate, worship, read the Bible. You can sing or dance with the Lord without interruption, without limitation. Gaano karami po sa inyo ang pag nagwa-worship, gusto nyong sumayaw, pero nahihiya kayo sa katabi nyo. O kaya masikip, o kaya walang lugar, ba't din nyo gawin mag-isa? You can close the door in your room and dance with the Lord, and it's an act of worship. Gusto nyong tulaan ng Panginoon? O gusto nyong basta nandun at ine-enjoy nyo lang kanyang presensya o kanyang salita? Let God enjoy you. And although the Lord enjoys us as a corporate body, the Lord also likes a very personal relationship with us. Kaya ipinoprotect po natin yung ating personal time with the Lord. Hindi natin pinapapasok doon sa holy space na yon kahit sino pa mang mahal nating tao. Meron tayong exclusive relationship with God. And that's important. Kaya nga lagi kong ipinapaalala sa mag-asawa, Mrs. dapat number 2 ka lang. Mr. dapat number 2 ka lang. Dahil dapat ang number 1 ni Mrs. si Lord. At number 2 si Mr.
Dapat number one ni Mr. si Lord, number two niya si Mrs. At nakakatiyak tayo pagka si Lord ang number one, number two man kayo, wala nang number three. Wala nang number four, wala nang iba pang magulo. Kaya, bibigyan nyo rin ang inyong mahal sa buhay ng pagkakataon na makipagniig sa Panginoon nang hindi kayo nakasingit doon at nakasali. It must be very personal. Psalm 149 verse 4, "For the Lord takes delight in His people, and we should give Him undivided attention." Let God enjoy your undivided attention. It is one thing to minister and serve people in the name of God, and it is one thing to personally minister to God. It is another to fellowship with people, and another to fellowship with the Lord personally. 1 Corinthians 7:35, "I am saying this for your own good, not to restrict you, but that you may live in the right way in undivided devotion to the Lord." So meron tayo dapat mga panahon ng undivided devotion. Psalm 86:11, "Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name." So meron talaga dapat nakareserba na para sa Panginoon lamang. Consider moments of aloneness as moments of rest. Then you will not feel so bad. As moments of reflection. Moments of fruitfulness or production. Moments of intensity. Kung ano man yung gusto nyong bigyan ng focus, you can be intense when you're alone. Moments of sensitivity. Kung minsan pag laging may tao sa paligid natin, nagiging manhid tayo. Pero pag nag-iisa tayo, marami tayong naaalala. Because loneliness remembers what happiness forgets. That's why there is a blessing in being lonely. Consider moments of aloneness as moments of fellowship with God and as moments of peace with yourself. Even temporary distance from loved ones can be very, very fruitful, even desirable. So brothers and sisters, when you feel alone, when you feel lonely, do not always avoid aloneness. Do not always escape from aloneness. Do not always fill aloneness with junk, company, and activity. Yung iba dahil lang nalulungkot, sabi nga nung kanta, "Let the devil take tomorrow, but tonight I need a friend." So hindi bali na nakuhanin ng demonyo ang bukas, basta ngayon may makasama lang ako. And some people will go to bed with the devil, huwag lang mapag-isa. Marami pong mga kasalanan, pagkakamali ang nalilikha, pag ang tao'y nalulungkot at pinipilit niyang pasayahin ang sarili niya. Nakikita niyo po yung mga karamihan ng mga husband na nagbabiyahe sa malalayong lugar, may mga mission, may duty, mayroong business travel. Kumisa sa kalungkutan, kung sino na lang natisod-tisod doon sa daan, kasama na sa hotel niya. Ganon din naman yung mga ibang misis ko minsan. Nangyayari rin yon. Ang mga kabataan, dahil nalulungkot, wala ang tatay, nasa abroad, wala ang nanay, nasa abroad. So ano, kahit na lang kanino, sasama, alas dos na ng umaga, nakakalat pa sa kalye, dahil ayaw malungkot. Nakakaimbento tuloy ng mga magagawang mga masama. Nalulungkot, nadedepreso, magdadrugs, kahit na artificial ang kasiyahan, sumaya lang. Iniwan ang mahal sa buhay, maglalasing. Kukuha ng company mula sa alak. Makikibarkada. Mga kapatid, makinig kayo. Kung nalulungkot kayo, di malungkot kayo. Tapos, hindi mo kailangan laging libangin ang sarili mo dahil nalulungkot ka. Kasi dyan sa paglilibang na yan, maraming mga kamalian na nagagawa ang tao. You don't always have to entertain yourself when you're sad. Nothing is permanent, not even sadness. Pagsasawaan ka rin ang lungkot na yan at lalayasan ka. Pero hindi mo yan kailangan laging takpan ng entertainment, kahit na wrong and evil company, para ka lang sumaya. Sa kalungkutan, sa paghahanap ng kahit konting ligaya, napapahamak ang maraming tao. 1 Corinthians 15:33, "Do not be misled. Bad company corrupts good character." Kahit gaano kahusay ang tao, sinisira siya ng mga masamang kasama. At hindi lang tao ang masamang kasama. Drugs, alcohol, vices, anything that you use just to escape loneliness. And also, do not equate aloneness with loneliness.
You may be alone, but you don't have to be lonely. Napag-usapan na natin yan. Maraming pwedeng gawin. Pag nag-iisa ang tao, pasalamat ka nga kumis at nag-iisa ka. Walang abala. Kahit naman mga ginang, pag nasa kalagitnaan ng trabaho nila sa bahayan, pag minuklat na yung mga cabinet at nag-umpisa na mag-ayos, ang panalangin, huwag muna umuwi ang asawa nila. Dahil hindi pa sila tapos. Mapuputol yung ginagawa nila pag bilang dumating. Hindi ibig sabihin hindi nila mahal yung asawa nila. Marami rin mga mister, mahiling magkutkot ng kotse, pinagtanggal-tanggal lahat yung gamit. Ang hiling na lang nun, huwag dumating yung asawang babae, baka magyaya, baka may hingin, maaabala yung ginagawa niya. At hindi dapat pinagseselosan yung gano'ng mga bagay. Kung gusto niya magputingting ng kotse niya, di mabuting magputingting siya nun, bigyan siya ng gano'ng space. Remember to treat aloneness as rest from the pressure of being with people, no matter how much you love them. From the pressure of having to entertain people. May panahon ng pag-iisa, tulad ng lahat ng bagay ay may tamang oras. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. So there is a time to be alone. Huwag kayong magtaka pag nag-iisa kayo dahil mag-isa kayong pinanganak. Kahit kayo may kakambal, nauna pa rin kayo o nahuli, hindi pa rin kayo magkasabay. Nag-iisa tayong manganganap, nag-iisa tayong mamamatay, so huwag tayong matakot sa pag-iisa. Dahil sa pag-iisang yon, lalo lang tumitingkad ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa kadalasan, natatakpan at nalulunod ang presensya ng Diyos kung sobrang laging maraming tao, maraming activity ang ating buhay. And there is a time to be lonely. Huwag kayong matakot, malungkot. It is the fear of sadness that causes many people to sell their souls to the devil. But if you don't fear sadness, what else can you fear? More than happiness, it is loneliness that can help us mature. It is loneliness that can help us become better, kinder persons. Nakita nyo, yung mga laki sa hirap, usually yan ang mas maalalahanin. Yan ang mas matulungin. Yung mga lumaki sa sarap at layaw, hindi nila alam yung pangangailangan ng mga kinakapos, hindi sila palabigay, hindi sila sensitive. Tingnan niyo yung mga anak na pinalaki sa hirap, hindi naman sila diyang pinahirapan, kundi lumaki dahil mahirap sila, lumaki sa hirap. Kadalasan yan ang mas mga mapagmahal na anak. Pero yung mga pinalaki sa layaw, yan ang mga kumisan na hindi nila alam ang nararamdaman ng magulang nila, nagiging insensitive tuloy. Because loneliness remembers what happiness forgets. At sabi ni Solomon, pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, sa Ecclesiastes 7:3, sorrow is better than laughter because a sad face is good for the heart. Mas nakabubuti sa ating personalidad yung nakakaranas ng lungkot, sapagkat kung gagamitin natin yan sa mabuting paraan, yung ating mga karanasan, nagiging mas maunawain tayo sa mga tao, nagiging mas mabait tayo dahil tayo may nakaranas na mga ilangan ng tulong ng kapwa. So kung nalulungkot, tandaan ninyo, anong sagot? Eh di malungkot. Yun ang sagot. Hindi mo kailangan maglibang. Nalulungkot ka pala, di malungkot ka. Tapos, aalis din yan. Magsasawa din yan sa'yo. Pero huwag kang gumanap ng kahit konting pagtingin. Yan ang problema sa sobrang matagal abroad. Nalulungkot, nangungulila kay misis o nagkakaroon ng ibang misis. Dahil nalulungkot. Kung hindi mo pala kayang malungkot at wala sa gilid ng iyong misis, edi go home and plant kamote. Magbungkal kayo at kung ano, magdildil kayo ng asin dahil hindi nyo pala kayang malungkot. Ngayon, kung kaya nyo, di gawin ninyo. In fact, dapat kayanin. Dahil lalong gumugulo ang buhay, bawat konting segundo ng lungkot na pinasaya sa maling paraan, maraming buwan at taon ang bayad niyan. Kaya, tatandaan nyo mga kapatid, ha, mga Kristiyano, hindi dapat takot sa multo at hindi dapat takot sa lungkot. Tatandaan nyo, kung nalulungkot, di malungkot. Hindi ka magkakasala nun. Hindi mo ikamamatay ang lungkot. Hayaan mo siya. Si Lord din, sabi sa Isaiah 53:3, He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering. Bakit sa palagay nyo napakabuti sa atin ng Panginoong Jesus? Sapagkat siya man ay dumaan sa lahat ng hirap na ito, alam na alam niya kung paano tutulungan ang dumadaan sa hirap. So kung kayo man merong naging malungkot na nakaraan, mga kapatid, tama na ang pagbumukbuk at pagdadramang bukid tungkol dyan. Kung nagkaroon kayo ng malungkot na kabataan, malungkot na childhood, malungkot na mga karanasan, alam niyo kung paano niyo mapapa
mabibigyan ng luwalhati ang Diyos. Gamitin nyo ang inyong natutunan sa inyong lungkot para kayo maging mabuting tao, para maging matulungin sa mga nalulungkot at mga malulungkot pa. Hindi ko man nalungkot kayo noon, gagantihan nyo ngayon ang mundo. Walang mangyayari noon. Turn every sorrow into a blessing. Turn every ugly thing in the past into a beautiful thing, because in the Lord, everything is made beautiful. Sa Panginoon, bawat peklat ay nagiging bulaklak. Bawat sugat ay nagiging tropeyo. Kaya ano man ang ating nidanas noon, huwag na kayong magdadrama ngayon na nung araw malungkot ako, galit kayo kay ganun, dahil pinalungkot kayo. Alam niyo kung paano kayo magkakaroon ng benefit mula doon? Sabihin niyo lang, I'm going to learn from that experience. Hindi ko uulitin sa iba yung dinanas ko na hindi magandang trato ng iba, kaya ako lumungkot. At dahil alam ko ang nadadaman ng nalulungkot, kaya ko ngayon natulungan, maglingkuran, I can minister to people who are sad. Then you are able to become an instrument of the Lord for blessing. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. And even the sad experiences of our past can be used to strengthen us. At sabi ni Solomon, sorrow is better than laughter. Because a sad face is good for the heart. Yung laging nakangiting mukha, baka walang laman ang puso. Lagi nalang tawa ng tawa, laging nalilibang, walang alam. Pero yung mga dumaranas ng kalungkutan, iba yung karunungan ang ating natututunan. Ano ba ang kalagayan natin? Tayo yumuko sa Panginoon at magbulay-bulay. Una, nais kong ipanalangin kung sino mga nalulungkot. Nakakadaya yung lungkot. Nakakapagpahina ng loob. Kakasira ng buhay. Sino man sa inyo ang masasabi nyo, ako may lungkot na hindi lang ngayon, matagal, madalas, kung i-describe ko ang buhay ko, malungkot ang buhay ko. Kung ganun ang description nyo, I like to pray for you. You stand up because we're going to pray. The Lord doesn't want you to be sad all the time. Gusto lang ng Panginoon, natututo tayo sa ating makalungkutan, pero hindi naman tayo nilikha ng Diyos para maging malungkot. Yumuko ang mga ibang hindi tumatayo at mananalangin tayo. At yung mga tumatayo naman, salamat sapagkat meron tayong Diyos na maaaring humango sa atin sa kalungkutan. Salamat merong Diyos na parang doktor na pwede nating puntahan at sabihin natin, meron po akong karamdaman, nais kong magpagamot. Ang kalungkutan ay hindi dapat paraan ng pamumuhay, bagamat dumarating ito at maaari tayong magbenepisyo, pero hindi gusto ng Diyos that you will live a life of loneliness. Who else would like to stand and say, Lord, I like to be healed. I like to be touched by you. Gusto ko pong pagalingin niyo ako mula sa aking kalungkutan. Gusto ko po, Panginoon, na ang puso ko hipuin ninyo ng aking pag-iisa na ito. Ang feeling ko nag-iisa ko ay matapos. Kung meron pa po, tumayo pa kayo. At lahat naman na kayo po, tutulungan niyo akong manalangin, mananalangin tayo para sa mga kapatid natin na merong kalungkutan na mahaba, malalim. Panginoong Diyos, hindi niyo po kami nilikha para palungkutin. Alam namin yun. Hindi na matay ang iyong anak na si Jesus para lamang magpamana sa amin ng lungkot, kundi siya inabuhay na muli upang sagipin kami sa lahat ng bagay na hindi mabuti. At ito, Panginoon, ang aming inilalapit ngayon. Alang-alang sa sakripisyo ng Panginoong Jesus, hanguin niyo po ang mga kapatid na itong tumitindig at kinikilala na generally ay malungkot ang kanilang buhay. Hindi namin alam ang nagiging dahilan ng lungkot na ito, subalit alam nyo, walang lingid sa inyo. Pawiin nyo po ang lungkot na ito, ibukas nyo po ang isip ng mga kapatid, ang kanilang tainga at mata, na makita ang kagandahan ng buhay, na makita ang kabutihan ninyo, at ito, Panginoon, ang maging dahilan upang magkaroon ng pagbabagong loob tungkol dito sa kalungkutan. Kung ang dahilan ng kalungkutan nila, Panginoon, ng mga kapwa-tao, hanguin mo sila sa mga dahilan na ito. Kung ito ay kahinaan ng katawan, karamdaman o kahirapan, kayo pa rin ang nilalapitan namin. Hanguin mo ang mga kapatid. Kung ano man ang dahilan ng kalungkutan ito, maaaring pagkakalayo sa mahal sa buhay, maaaring may mahal sa buhay na sumakabilang buhay na at hindi na makakasama muli sa buhay na ito, ituro mo, Panginoon, na magkaroon ng comfort. Ituro mong matanggap ang katotohanan. At ituro mo, Panginoon, na nariyan kayo at may mga ibang tao pa na maaaring makasama sa buhay na ito. Ano pa man ang dahilan ng kalungkutan,
Itilalapit namin sa iyong mapagpalang kamay, sa iyong maibiging puso. Pawiin mo, Panginoon, at palitan niyo po ng kapayapaan. At kung maaari pa nga, palitan niyo ng kagalakan. Nawa, Panginoon, kayo po ang aming maging kagalakan, kayo ang aming maging number one, kayo ang aming gustong kasama, kayo ang maging tunay na mahal namin sa buhay, at nasa gayon, hindi na kami mangulila pa, dahil hindi naman kayo mawawala, hindi niyo kami iniiwan. Nawa, magpadala po kayo ng mga tao, Panginoon, to minister to these brothers and sisters, so that they may be helped out of their sadness. And may you also, Lord, create wonderful changes around them so that their happiness may be developed, that their happiness and joy, O God, may be cultivated. At nawa, punuin niyo ang mga kakulangan sa buhay. Kayo ang maging kapupunan. Kayo ang maging kalakasan ng mga kahinaan. At Lord, higit sa lahat, we ask that you heal our spiritual blindness so that we can see very well and that we can see you. We can see your work. We can see your love. And we will have reason to be joyful. Teach us to see you, O God. Teach us to experience your love. At nawa, maging personal ito sa mga ipinapanalangin namin mga kapatid ngayon. Maaari na po kayong maupo mga kapatid. Patuloy tayong natili sa diwa ng panalangin, yumuko sa presensya ng Diyos. Panginoon, kung meron naman po sa amin na kami ang dahilan ng kalungkutan ng iba, maaaring kami may inagaw sa kanila, ituro mo sa amin, Panginoong, ibalik ito. Sa pagbabagong buhay namin at pagbabagong loob, ituro mong isoli namin kung may nanakaw kami sa aming kapwa. Kung may ugali kaming nagpapalungkot sa aming kapwa, Panginoon, ituro mo sa aming magbago. At nasa ganun, hindi kami maging kasangkapan ni Satanas na magpahirap sa tao. Kung meron kaming mga tinatamasa, tinatangkilik, na hindi naman para sa amin, ituro mo sa amin huwag maging mapag-imbot, not to covet, not to desire what is not ours, and to give them to their rightful owners. Kung nasa maling lugar kami, Panginoon, ituro mong maitama namin ang lugar namin at ang hindi kami maging dahilan ng hirap ng loob ng aming kapwa. Above all this, O God, teach us not to dominate others. Kung kami may nakakatanda, kung kami man ay nakapagbibigay, mas nakakariwasa, mas makapangyarihan, ituro mo na huwag naming dominahin ang kapwa namin. Sapagkat kayo nga na nagbibigay ng lahat-lahat, hindi nyo kami dinodomina, binibigyan nyo kami ng free will. Ituro mo sa amin na igalang ang aming kapwa, kahit pa nga tinutulungan namin sila. Kahit pa nga nakakataas kami sa kanila, socially, economically, positionally. Teach us to respect the basic humanity of every human being. The very dignity of a human being. Buksan mo rin ang mata namin, Panginoon, kung nagiging dahilan kami ng kalungkutan ng iba. At magbago kami ng aming mga pamamaraan. At nasa gayon, Panginoon, tuloy-tuluyan namin kayo mabigyan ng luwalhati at maging pagpapala kami sa aming kapwa. Panginoong Diyos, salamat po sapagkat maging sa pag-iisa, pwede namin kayong makasama. Teach us, O God, to be creative with the use of our aloneness. And in times of loneliness, allow us to process our loneliness, to be intelligent and spiritual about it. Maunawaan namin kung mayroong mga dahilan na pwede namin bunutin at tanggalin at nang mawala ang kalungkutan. At kung hindi naman namin kayang maguhin, turuan mo kaming tanggapin ito nang may kapangyarihang nagmumula sa iyong Espiritu. Lord, we pray that we will be agents of happiness and joy and not of sorrow. At sa sino pang mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na nga nalulungkot, turuan mo kami maging sensitive so we can minister to them. Lord, we pronounce blessings and we pray that you will continue to bless those who stood today na agad-agad, Panginoon, sa iyong makapangyarihang pagkilos, madama nila yung pagbibigay niyo ng ginhawa, yung pagbibigay niyo ng kapayapaan, at pagbibigay niyo ng ligaya. Kayo nawa ang maging kasiyahan namin at nang hindi man kayo naghahanap-hanap pa ng kung ano-ano. Ituro mo sa amin, Panginoon, na kung nariyan kayo, ay kumpleto na ang buhay namin. Na ang lahat ng iba'y dagdag na lamang, subalit kayo ang tunay naming kailangan. Continue to heal lonely hearts, broken hearts, so that your joy may be ours. Brothers and sisters, continue in the spirit of prayer for a while.
tanggapin natin ang mga hiniling natin mula sa Diyos. Buksan niyo ang inyong puso at tanggapin ang mga katugunan ng Diyos sa ating mga panalangin.